bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nalasing kami at may ginawa ang kaibigan ko sa isa pa naming kaibigan. Hi DJ Rocky, isa ako sa mga tagapakinig ng programa mong Secret Files. Na kahit na sa ibang bansa ako, sa gitnang bahagi ng Jeddah, Saudi Arabia, in particular, ay hindi ako nagmi-miss out ng iyong programa. At hindi ko akalain na matatagpuan ko ang sarili ko na susulat din sa iyo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ilang taon nang nangyari ito pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimot-limutan. Itago mo ako sa pangalang John. At ito ang aking secret file. Nasa gitnang bahagi ako ng Saudi Arabia, nagtatrabaho. Marami kaming Pinoy sa pinagtatrabahuhan naming restaurant. Isa lang ang villa na tinutuluyan namin. Isang araw, niyaya kami ng isa sa mga bisor na pumunta sa kanila para makipagsayahan. Kararating lang kasi nila ng workmate ko galing sa isang syudad sa Jeddah. Tamang-tama lang naman ang pag-aaya nila dahil off ko. At bukas, closing kaming lahat. Nasa kwarto lang ako. Nang biglang sinabi sa akin ng katrabaho kong si Ethan na sumama raw ako sa kanya. Kasama rin daw doon ang ilan pa naming mga katrabaho. Sina Renz, July, at Kuya Eric. Sabi ko sasama naman ako. Sandali lang at magbibihis lang ako. So bumaba na kami ni Ethan. Sumakay kami ng taxi papunta sa bahay ng bisor namin. Pagdating doon, wala pa yung ibang mga kasamahan namin. May pinuntahan pala. Bumili ng mga pagkain na pupwedeng lutuin. At mga alak na pwedeng inumin.
So nag-intay kami. Nakapwesto ako sa sofa. Maya-maya pa ay nakatulog na ako. Damang-dama ko ang pagod sa katawan ko. Wala pa kasi akong matinong tulog nung oras na yun. Anong oras na rin kasi ako nakauwi galing trabaho. At pagdating sa villa, ay naglaba pa ako. Lumipas pa ang ilang oras, e naalimpungatan ako. Dumating na pala sila. Marami silang binili na po pwedeng lutuin at mga alak na pwedeng inumin. Sa mga hindi nakakaalam, eh bawal na bawal ang alak sa Saudi. Kaya patagulang na binibili namin sa mga kakilala namin ang mga alak. So simula na ng pagdiriwang. Nagkakasiyahan na. Nagkakantahan na. Nagsasayawan pa. Hindi namin napansin ang oras. Mag-alas 12 na ng hating gabi. Isa-isa kaming humanap ng matutulugan sa sala nila Sir Vince. Sa baba ng sofa, eh katabi kong humiga si July. Sa taas ng sofa, sa bandang gilid namin, ay nakahiga si Ethan. At sa uluhan naman namin, eh doon pumuesto si Renz. Maya-maya pa eh, tahimik na ang paligid. Madilim na ang paligid. Dahil pinatay na ang lahat ng ilaw. Then maya-mayang onti, eh meron akong nararamdamang gumagalaw. Pakiramdam ko, si Ethan ang gumagalaw. Kasi sa pagkakaalam ko, ay meron siyang gusto kay July. Yes, DJ Rocky. Bakla si Ethan. At alam kong matagal na siyang may pagtingin kay July. Minsan na kasi namin yun na pag-usapan. Pero nagulat ako nang pagdilat ng dalawang mga mata ko ay hindi si Ethan ang gumagalaw, kundi si Renz. Pilit na inaabot ni Renz ang maselang bahagi ni July. Pero gumalaw si July. At napansin kong pasimpleng bumalik sa higaan si Renz. Nagtulog-tulugan. Nang madama ni Renz na nakatulog na uli si July, ay bumalik si Renz sa may paanan namin. At doon na niya pilit na hinawakan ang maselang bahagi ni July. Nang makita ko yun, ay gumalaw ako pakunwari.
Binaluktot ko ang paa ko para matabunan si July. Pero hindi nagpatinag si Renz. Hinila ni Renz ang paa ko ng patuwid. Maya-maya pa ay narinig ko na binubuksan na niya ang zipper at belt ni July. Hindi pa siya nakontento. Pinailawan niya ito. Binaba niya ang brief nito. At sinubukan niya na isubo kung ano man yung bagay na yun. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Dahil buong pag-aakala ko ay lalaking lalaki si Renz. Maya-maya pa ay nagising si July. Pumunta siya sa banyo. At nung gabing yun, ay nawala ang antok ko. Pagtingin ko sa aking tagiliran, dilat din pala ang mga mata ni Ethan. Mukhang alam niya rin ang ginawa ni Renz. Pumunta ako sa may gilid ng pinto. Si Ethan sinundan ako. Nag-usap kami gamit ang aming mga mata. Maya-maya pa'y bumulong na sa akin si Ethan. Tinanong niya ako kung may nakita ako. Umuo ako sa kanya. At dun niya na sinabi, nagising din pala siya. Alam niya ang lahat-lahat ng ginawa ni Renz kay July. Kinabukasan, e maaga na kaming umuwi sa villa namin para makapagpahinga ng konti bago pumasok sa trabaho. Pero hindi ko malimutan ang ginawa ni Renz kay July. Hindi ko matiis. Kaya pagdating namin ng villa, nag-message ako kay Renz. Tinanong ko siya kung bisexual ba siya o bading ba siya. Pero itinanggi niya. Sinabi ko sa kanya na nakita namin ni Ethan ang lahat ng ginawa niya nung gabing yun. Ang kasunod pa ng sinabi ko ay, bakit mo ginawa kay July yun? Ang sagot niya, nasa sa akin na raw yun kung ipagkakalat ko ang ginawa niya noong mga oras na iyon. Then lumipas ang ilang araw. Hindi ako kinakausap o pinapansin ni Ethan. Tsaka ako lang nalaman na nagkaroon pala ng exchange of messages sina Ethan at Renz. Then lumipas pa ang mga araw, ang kumalat na balita ay ako raw ang gumalaw kay July. Ako raw ang may ginawa kay July. Pilit kong nilalabanan ang paratang na ibinibintang ng mga tao sa akin. Sabi ko, bakit ako? Samantalang yung kaibigan na akala natin kaibigan natin, siya pa pala ang gagawa ng kwento.
Yes, DJ Rocky. Si July, ang iniisip niya na gumawa ng kahalayan sa kanya ay ako. Sariwa pa rin ang alaala na ginawa ni Renz kay July. Nakauwi na si July sa Pampanga na hindi ko alam kung alam niya talaga ang totoong nangyari nung gabing yun. At bago siya makauwi ng Pampanga, naiwas na siya sa akin. Alam kong galit siya sa akin. Sinusubukan ko namang kausapin siya at gustong gusto kong sabihin na hindi ako yung taong gumawa nun sa kanya. Ang naalala ko lang na ginawa ko ay pinunasan siya ng mainit na bimpo para mahimasmasan siya at mawala agad ang lasing niya. Pero hindi ko lubos akalain na sa pagiging maasikaso ko, ako pa ang magiging masama sa paningin niya. Siguro lang. Kaya ako ang sinisisi. Dahil may gusto rin si July kay Renz. Baka may pagtingin na sila sa isa't isa. Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa Saudi nagtatrabaho. Kasama pa rin sina Ethan at Renz. Kaya ako ibinahagi ang kwento kong ito para sana malinis ang pangalan ko sa ginawa ng aking kaibigan na si Renz. Naway mapakinggan at mapanood ni July itong episode na ito. Baka sakaling mas maging malinaw sa kanya ang lahat. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si John. At ito ang aking secret file.